Gumawa ng listahan ng mga choices mo na property. Pwede kahit ilan, depende sa'yo yun. Para at least may option ka kung anong gusto mong kunin. O kaya, kasi minsan mismong reservation din, may iba pang nauna sa'yo sa pila. At pwedeng makakuha ng same property. Mas maraming option, mas okay. Tulad sa akin, 6 na properties yung nilista ko. At surete pa rin ako kasi nga, huling bahay nilista ko, yun lang din ang yung available. Kapag may list ka na ng mga bahay na gusto mong kunin at nabisita mo na yun, pwede nang magpa-reserve sa Pag-ibig Office ng Acquired Assets sa Shoe Boulevard Branch. After na- Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pala, don't forget to subscribe, like and share, at pag-click na rin din sa aking notification bell para ma-update ka lagi sa aking video. This is video. Ginawa ko po ito kasi maraming mga taong nagtatanong sa akin kung paano daw makakuha ng bahay through Pag-ibig. Based on my experience, ay isi-share ko po ito sa inyo. At pagpapasensyahan nyo na rin din sa background kung maingay kasi lakas ng ulan at the same time may kasamang kulog at biglap. Okay, I hope na naintindihan nyo. Okay, dahil may mga nagtatanong sa akin paano makakuha ng bahay sa Pag-ibig, gusto ko lang i-share kung paano magkaroon ng sariling bahay nang hindi ko mag-gastos na lang malaki. So kailangan mo lang ng simpang tiyaga at determinasyon. Sabi ko nga lagi dito sa vlog ko, kung steady na tinatawag. Okay? At siyempre, don't forget na magdala ka ng pera na halagang 9,000 pesos. Okay? So paano? Pumunta lang po kayo doon sa Acquired Asset ng Pag-ibig or yung foreclosed properties. Actually, para hindi na kayo mahirapan, ilagay ko na lang din po yung link doon sa description. Okay? So ito yung mga bahay under ng Pag-ibig Housing Loan na hindi na naitutuloy ng bayaran ng mga owner. Okay? Kaya binawi ng Pag-ibig. Sa Acquired Asset, pwede kang makakuha ng bahay through bidding via auction or yung negotiated sales. Under negotiated sales, ito yung mga properties na galing sa 2 auctions na walang kumuha. Bali may 2 auctions. First public auction is no discount. Second public auction is with discount. So take note ha, ang negotiated sale is no down payment. Kailangan mo lang ng 1,000 para sa reservation fee. Since mura lang siya, obviously agawan at paunahan talaga sa pagkuha ng bahay. May list ng mga properties na pinupost ng Pag-ibig sa website nila under negotiated sale. Kailangan mong pumili at bisitahin ang bahay bago magpa-reserve kasi may mga bahay na di maayos eh. Kaya dapat i-check ninyo mo talaga. Kaya nakalagay dun as is where is. Kasi ang ibig sabihin nun, kung anong itsura nun ng bahay na kukunin mo, yun na talaga yun. Okay? Okay. May tip ako sa inyo. Una, mas abangan ang bahay sa auction 2 yung with discount. Okay, bibigyan kita ng link kasi automatic na mapupunta yun sa negotiated sale kapag inakuha. Usually yung mga unoccupied properties yun at minsan kasi late na nag-generate yung mga list ng website. Kumbaga nakapost pa rin kahit nakuha niya, kaya maigi na abangan talaga yung property. Ang tip number 2, be updated sa mga date ng auctions. Check at puntahan nyo na yung property para after nun, ready na kayo i-reserve yung mga bahay na nakuha nyo sa auction. Most unoccupied properties yung mga di nakukuha. Tip number 3, gumawa ng listahan ng mga choices mo na property. Pwede kahit ilan, depende sa'yo yun. Para at least may option ka kung anong gusto mong kunin. O kaya, kasi minsan, mismong reservation din, may iba pang nauna sa'yo sa pila. At pwedeng makakuha ng same property. Mas maraming option, mas okay.
Tulad sa akin, 6 na properties yung nilista ko. At surete pa rin ako kasi nga, uling bahay nilista ko, yun lang din ang yung available. Kapag may list ka na ng mga bahay na gusto mong kunin at nabisita mo na yun, pwede nang magpa-reserve sa Pag-ibig Office ng Acquired Assets sa Shoe Boulevard Branch. After ng second auction, which is usually Tuesday or Wednesday yun, mga Friday, same week na nagpo-post na sila sa website ng properties na hindi nakukuha. For example, September 13, May, Miyerkules, ang auction date ng with discount by September 15, May, Friday. So, lahat ng properties na hindi nakuha, ipopost na nila yon under sa negotiated sale. Okay, tip number 4. Kapag magpa-reserve ka ng bahay, Friday pa lang, pumunta ka ng maaga. Nung ako nga, alas 3, nandun na ako. I tell you, kapag Monday ka pa pumunta, baka wala ka nang makuhang bahay kasi naapangan at pinapa-reserve na nila ng Friday. Tip number 5. Magsama ka ng family mo o mga kakilala mo. Nandang tumulong sa'yo. Dahil sa sobrang agawan ng bahay, mas maigi na pareho kayong kumuha ng number. Pero syempre, dapat medyo magkalayo yung number para di magkasunod kayong tawagin. Kasi wala specific time ang pagpupost nila ng mga properties. Kaya hanggat di magpupost tapos natawag niyo yung number niyo, pwede po ulit kayong kumuha ng bagong number sa hanggang maging posted yun at pwede nang makapareserve. Mag-fill up ka na ng form for reservation, magbayad ng 1,000 at magdala ng one valid ID. Then, pili ka na ng mode of payment. Kunwari, sa cash, 30% discount. Okay? Sa installment naman, 20% discount. Yun nga lang, within a year only lang yun. Okay? Or else, yung katulad ko na kinuha ko ay yun yung percent discount yun. Okay? Yun nga lang, para sa mga qualified members lang yun, nakatulad ko. At yun yung long-term installment after 30 years. Para naman sa mga housing loan, kailangan mong ipasa ng kompleto ang mga requirements na hinihingi sa'yo sa loob ng 30 days. Pero usually 2 weeks lang, depende sa deadline na ibibigay sa'yo. Make sure na kompleto din. Maghintay ka na lang up to 2 months for approval. After 2 months, may matatanggap kang text if approved ka o hindi. If approved, kasama sa text kung magkanong kailangan mong bayaran for processing fee and advance payment for insurance premiums within 5 days. Only or else, cancelled na yun. Yung binayaran ko, mga nasa 8,000 yun. Pagdating mo sa Pag-ibig Office, magpirma ka ng notice of approval at babayad ka ng 8,000. Tapos ipagpapatuloy yung resibo at yung ID. Malalaman mo din kung magkanong monthly payment mo if long-term installment ang pinili mo sa mode of payments mo. Mag-prepare ka din ng 200 para sa ipanotarize yung deed of conditional sale. Then, perma lang ulit. After nun, pwede mo na lang siya kunin yung case mo o yung susi. May bahay ka na. In short, hindi ka nang magpahayag ng monthly payment ko. Basta, depende yun kung anong mode of payment na kinuha mo. Hintayin mo na lang kung kailan yung take out ng bahay mo or kung kailan mag-start magbayad ng monthly payment. Usually, 2 to 3 weeks yun. Pero pwede mo nang tirahan yung bahay anytime as long as livable na siya. Yung bahay na nakuha ko sa Santa Rosa City, Laguna, 40 square meters yun, townhouse, okay, and worth of 1.2 million, discounted na rin yun siya ng 10%, bali ang monthly ko ay pumapalo ng 5,500 per month, good for 30 years, wala pang nakakabit na kuryente yun, tubig, divider, at gisame, at never pang natirhan, kaya parang bumili lang din ako ng bagong bahay, yun yung swerte ko. We hope na kung ikaw ay naghahanap ng bahay na katulad ko, sana magiging katulad mo rin yung status na makukuha katulad ko. Okay? Halos kapareho lang ng mga tinoturn over sa mga kumukuha ng bagong bahay at pinagkakaiba lang, mas mura yun sa akin kasi matagal na nagawa.
4 months din ako naghanap ng bahay, pero every weekends lang yun since may work ako. So mabilis kayo makakahanap ng bahay kung madalas yung aasikasuhin. Pero syempre, depende pa rin yun sa mga available na properties na gusto nyo. Take note lang mga partners ha, marami pang mas murang bahay na nakalista dun. Nasa inyo na kung alin ang gusto nyong kunin. 3 years ago, sinulat ko yon sa diary ko. Doon na gusto ko magkaroon ng sariling bahay for some reasons. And now, sa age kong 25, natupad na. Approved yung housing loan ko sa Pag-ibig. Okay. Napakasarap sa feeling na malaman mo na 4 months paghanap na pagtsatsaga sa pagkuha ng bahay at pabalik-balik sa Pag-ibig office, finally, napasakin na rin. Thankful ako kasi all throughout tinulungan ako ng mga tao na sa paligid ko. Sobrang motivated ako. Magkaroon kami ng bahay, syempre, para sa pamilya ko na rin. At syempre, mas okay na rin ang magmamantli sa sariling bahay kaysa mag-rent, tapos di rin naman mapupunta sa'yo. Diba? Yun yung reality eh. So, mahirap makakuha ng bahay, pero kaya mo kung pagtsatsagaan mo talaga. It was all worth it and fulfilling naman talaga kapag na-approve na katulad ko. At marami dyan na tao na gustong kumuha ng bahay at kung wala lang din namang pera. So, dito kayo sa sinabi ko na malaking tulong talaga. Isa din itong investment, di ba? Na kahit pa paano, meron kang may napundar sa sarili mo. Lahat naman tayo gustong magkabahay. Pero ang tanong kasi, kulang lang sila sa kaalaman o kulang tayo sa kaalaman kung paano tayo makakuha ng bahay sa murang halaga. We hope na itong video na to ay malaking tulong sa inyo or ikaw na nanonood na gustong magkabahay sa murang halaga. Sipag, tiyaga at determinasyon lang partners. Kayang-kaya mo yan. Manalig ka sa iyong sarili. Siyempre, una-una sa Panginoon na bago mo yan magawa, panalangin mo kung yan pa ibibigay para talaga sa'yo. Once again, my name is John. Ang vlogger na hindi pa naman kilala pero sa dahil sa'yo pag nag-subscribe ka dito at nag-notify ka na rin din sa bell ko, sigurado lahat ng effort ko at sa pagbablog at sa pag-i-edit ko matutumbasan ng kaligayahan. Once again, maraming salamat and God bless everyone and see you on top. Bye-bye!